Meron ka bang naramdaman sa mga panahon na ito? Meron ka bang sakit? O meron ka bang karamdaman na matagal mo nang dinadala? Huwag nang magdadalawang isip lumapit sa Diyos dahil hindi ka niya tatalikuran. Bagkus pagagalingin ka niya kung ano man ang dinaranas mo ngayon, kung ano ang karamdaman mo ngayon. Magdasal, lumapit sa Diyos. Dahil pagagalingin ka na. Sa pagpapalang araw po sa ating lahat mga kaibigan, ito po muli si Brother Erwin, ay inyong kaibigan sa pananampalataya kay Kristo. Ang ating mabuting balita sa araw na ito, unguin natin sa Ebanghelyo ni San Matthew, Kabanata 9, verse 18 to 26. At sa ating mabuting balita, mga kaibigan, may dalawang taong lumapit kay Jesus dahil meron silang hinihingi o meron silang dinadasal. Una po ay yung lalaking official. Meron siyang anak na matagal nang nagkasakit. Naghihinalo na. Kaya yung kanyang tatay, yung official, ay lumapit kay Jesus at lumuhod. Dito natin makikita, mga kaibigan, yung kababaang loob ng lalaking ito para sa kagalingan ng kanyang anak. At nung nakalapit na siya, nakakaluhod na sa ating Panginoon, sinabi ng ating Panginoon, lakasan mo ang iyong pananalig. Pinapagalingan ng Diyos, pinagalingan ng iyong pananalig ang iyong anak. At doon po, mga kaibigan, ay gumaling. At meron din isang babae na nagdarasal ng masinsinan. At ito ay pinagaling din ng ating Panginoon. So bilang mga tao, mga kapatid, kailangan natin lumapit sa Diyos. Kailangan natin humingi ng tulong, humingi ng biyaya, ng kagalingan, lalo na kapag meron tayong malang sakit. Ang Diyos ay ating dakilang doktor. Siya lamang ang nakakaalam kung pagagalingin tayo o hindi. Kaya sa araw-araw po, sana huwag po tayong matakot, mahiyang lumapit sa ating Panginoon. Nandyan lang po yan. Naghihintay ang ating Panginoon. At handa siyang ibigay ang ating pangangailangan, ang ating kagalingan. Kapag taong puso tayong nagdarasal, nagsumisikap, at may kababaang loob. Alam niyo po, kapag tayo laging nagdarasal, ay nagbubunga ito ng maraming biyaya. Una po, kapag lagi po tayo nagdarasal sa araw-araw, lumalalim po ang ating relasyon sa Diyos, lumalalim po ang ating pagkakilala sa Kanya, at lumalalim ang ating pananampalataya. At kapag tayo nagdarasal, naramdaman natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso, na ang puso natin ay siyang susi ng mga biyaya ng Panginoon. Kapag malinis po ang ating puso, nananahan po ang ating Panginoon na siyang pupuno ng mga biyaya na hindi natatapos sa ating buhay. At kapag tayo laging kumakausap sa Diyos, binibigyan na tayo ng kalakasang loob na maging matatag sa anumang hamon ng buhay. At kapag paulit-ulit tayo nagdarasal, hindi man natin natatanggap lahat ang ating pinagdarasal, meron at meron pa rin tayong mga biyayang natatanggap na hindi natin pinagdasal. At pag po natin kalimutan kung ano man ang ating karamdaman sa panahong ito, sana ipaubayan natin sa Diyos. Nandyan ang ating Panginoon. Laging kasama natin, kailangan lang natin siya kausapin at i-recognize sa pamamagitan ng pagiging maputing tao, pagiging mabuting tao sa ating kapwa, ikipagkapwa-tao po tayo sa ating kapwa na nasa paligid. Dahil sila ang instrumento ng Diyos na maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Muli, ito po si Brother Erwin, ang inyong kaibigan sa pananampalataya kay Kristo, na nagsasabing huwag matakot lumapit sa Diyos. Kung ano man ang iyong karamdaman ngayon, ipaubaya mo yan. Yakapin ka ng Panginoon. God bless, dalay ko ng Diyos.